Paano ka nagpaalam kay Senador Tito Sotto na kakalabanin mo siya sa pagiging VP? Eh, kayo'y halos magkamag-anak. What qualities do you have that you think only you possess and the others do not? Yung experience. Paano ninyo planong talunin sina Sotto and Sara Duterte? Are you confident about how the campaign is doing now? Kayo ba ay maganda ba pakiramdam nyo sa nakikita ninyo sa inyong mga taga-suporta? Hindi namin in-expect. Kung may isang mensaheng napaka-importante sa pagdedesisyon ng mga tao ngayong Mayo, ano itong mensahe na gusto ninyong iwan sa kanila? Yung May 9 elections ay tungkol sa kinabukasan ng ating mga anak. Senator Kiko is in the house! Wow! Thank you. Well, dito po sa Upuan ng Katotohanan, kung saan ang maseryosong bahagi ng ating panayam, Mr. Senator and Vice Presidentiable Kiko Pangilinan, ang mga tanong po hindi po manggagaling sa akin lamang. Kung hindi, ito po'y compilation ng mga tanong mula sa iba't ibang mga batikang mamamahayag, ang iba sa kanila'y kilala ninyo. Babanggitin natin ang kanilang mga pangalan. At para itong face the press, parang ganun, meet the press. So, ang mga tanong ay ayon sa kanilang nasasaisip at wala sa lohika ko. Okay? Alright. So, pero unang-una po, manggagaling na muna sa akin ang ilang mga tanong. Matagal na po kayo sa politika. Bakit ngayon po ninyo naisip na tumakbo bilang vice-presidente? Dahil kay VP Leni. Naniniwala ako siya ang nararapat na manalo bilang president. At hinili niya sa akin na maging katandem niya. Kahit last minute, kahit hindi talaga ito ang original kong plano, dahil ang plano ng ang plano ko lang ay re-election bilang senador, may isang term pa ako. Ayun, sabi ko, kailangang humaharap tayo sa pinakamatinding krisis sa ekonomiya since World War II, pinakamatinding health crisis mula nung isang daang taon. So, naniniwala ako Leni is the most deserving and she needs all our support. Sinagot ko ng oo. Yun ang ginawa natin. So, how do you intend to reinvent the position of Vice President kung kaalyado ninyo ang mananalo at kung hindi ninyo kaalyado ang mananalo? Well, kung kaalyado natin ang mananalo, si VP Leni, ang plano talaga natin ay palawigin at suportahan ang ating hanay ng agrikultura at pangingisda, our farmers and our fisher folk. Dahil talagang matagal na silang nakaligtaan, abandono na nga, hindi nabibigyan ng sapat na suporta. At yan ang isang dahilan bakit matindi ang gutom. Kung hindi naman, tayo ay magiging Vice President, hahanapan natin ng paraan para maging relevant pa rin at makatulong pa rin sa ating mga kababayan. Tayo ay binoto para makatulong, para mahanapan ng solusyon ng mga problema nila bilang gobyerno, bilang lingkod bayan, at hahanapan natin ng paraan. Hindi tayo magbibilang lang ng Buti kisa-kisa. So, ito po ay may kinalaman din sa tanong ng isang batikang radio anchor, TV anchor, Noli Kabayan de Castro. Si Kabayan. Kinukumusta ka? Yes. Magkakasama tayo dati. Hi, Kabayan. Ayan, tinatawag din po kayo na Farmer Kiko. Paano kayo makatutulong na maiwasan na hindi nagtatagal ang ating mga magsasaka dahil kahit gulay at prutas ay ini-import din natin maliban sa isda at karne? Doblehin ang budget ng agrikultura at pangingisda para yung pondo na yun ay para sa suporta, sa direkta sa ating mga magsasaka at mangingisda. Unang-una, bumili direkta dapat ang gobyerno. Wala nang public bidding. At matama ang presyo, hindi yung binabarat ng mga middlemen. Bumili direkta ng bigas, ng gulay, ng karne, dahil maraming programa ang ating gobyerno na kinakailangan ng pagkain. Yung batas na ipinasa natin noong 2019 na akong principal author, sa Gipsaka Act, mandato na yan.
Wala ng public bidding, direktang bibili ang gobyerno. Yan ang talagang pagkaupo pa lang natin. Ipupulungin na natin lahat, DSWD, DILG, DepEd, DOH. Okay, yung pondo ninyo, magkano ang ilalaan natin direkta para bumili direkta sa magsasaka at mangingisda? Pag dumiretso na yung sa ating magsasaka, dadagdag ang kanilang kita, mainganyo silang magtanim ng mas marami kasi hindi na sila binabarat. Dadami ang supply ng pagkain, ng karne, ng gulay, ng bigas. Babagsak ang preso, mawawala na ang gutom. Kaya ginugutom ang ating mga kababayan, ang mahal ng pagkain. At ang pasigunda naman ni Kabayang Noli de Castro, kung kayo'y mahalal na vice-presidente, ano ang inyong pipiliing posisyon sa gabinete at bakit? Basta may kinalaman sa agrikultura. Hindi pa namin napag-uusapan ni Vice President Leni yan. At kung tayo'y palarin, kung saan tayo talaga makakatulong at mayroong karanasan. At sahana yon ng sektor ng agrikultura at pangingisda. Segunda rin niya at segunda ko rin sa tanong ko kanina, bakit nga ba hindi napapatupad ang mga batas? Prioridad, hindi nakikita yung importansya, may ibang agenda, di ba? May sariling plano at hindi kapakanan ng ating mga kababayan. Halo-halo na yan eh. Pero ako, palagi ko sa hanay ng agrikultura, matagal nang napabayaan. Sabi nga nung anak ko si Frankie, dapat ang trato natin sa ating mga magsasaka at mangingisda, parang trato natin sa ating mga magulang. Dahil sila ang nagpapakain sa atin. 9 years old siya nung sinabi niya yun. Wow, naturo ang mabuti ha? Nakinig siya ng mabuti. Brainwashed! Okay, China, kaibigan o kaaway? Susuyuin o aawayin? We would like to engage with China. Kailangan natin ng kanilang investments. Pero wag naman nating i-abandona. Ipaglaban naman natin kung ano yung atin. Atin ang West Philippine Sea. Akbayan party list, Percy Sandania pa rin, first nominee. Tama ba na pinupuna ng vice-presidente ang kanyang presidente? Hanggat maaari sana, wag. Dapat sana nagtutulungan. Pero siyempre, kung meron ng kriminalidad na nangyayari o kaya hindi na tama, tungkulin at duty ng anumang public official, kahit vice president, kahit barangay captain, dapat pinupuna yun at hindi sinusuportahan ang hindi tama o illegal na mga kilos ng kahit na sinong public official. Mula pa rin kay Akbayan Party List First Nominee Percy Sandania sa mga tumatakbong presidente, vice-presidente, senador at kongresista, marami ang galing sa mga political dynasty. Pabor ba kayo na ipagbawal na ang pagtakbo ng mga kandidatong galing sa mga political dynasty sa mga nasabing posisyon? Pabor tayo. In fact, tayo ang nag-sponsor ng anti-political dynasty bill nung nakaraang kongreso. Hindi nga lang umabot sa pagpasa. Pabor tayo riyan. Sa aking pamilya, walang ibang politiko. Ako lamang. Siyam kaming magkakapatid. Yun. So ako'y naniniwala. At yan din ay nakalaksaad sa saligang batas. Bawal o tutulan o dapat ipinagbabawal ang political diet. Mula kay Lourdes Bilan, housewife from Tondo, Manila, paano ka nagpaalam kay Senador Tito Sotto na kakalabanin mo siya sa pagiging VP? Kayo'y halos magkamag-anak. Naapektuhan ba ng iyong pagtakbo laban kay Senador Sotto ang inyong relasyon sa pamilya? Well, si Sharon na rin ang nagsabi, no? Na nasaktan, masakit, hindi ito madali. Pero sabi ko nga, ako'y lahat ng pamilya, wala naman exception, nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng bangayan. At sa atin, ang hilihiling na sana natin na sa huling banda magkaroon ng reconciliation at siguro forgiveness kung mayroong mga nasaktan dahil dito sa desisyon na ito. Mula pa rin kay Lourdes Bilan na isang housewife from Tondo, Manila, anong masasabi mo na mas lalong lumakas ang loob ng mga kabataan na gumagawa ng krimen dahil daw sa Juvenile Justice and Welfare Act law na ikaw ang autor? Well, unang-una, ito ay pinasa ng Kongreso at ng Senado. Walang tumutol dyan. Pangalawa, hindi totoo na hindi dapat pinaparusahan ang mga batang nagkasala. Hindi rin totoo na pinapakawala. Ang sinasabi ng batas, pagka nagkasala ng seryosong offense, kailangan ng involuntary detention, may parusa na minimum ay 1 taon. So, sana yung mga nagsasabing dapat pakawalan, mali yun. Fake news yun. Merong parusa sa mga bata, pero wag namang ihahalo dito sa mga hardened criminals. Dahil, edi lalong magkakaletse-letse ang buhay nila,
baka kung hindi ni rape, baka kung tinatakot na yun at inaabuso. Paano ninyo planong talunin sina Sotto and Sara Duterte? Well, ang surveys, naniniwala tayo, pero naniniwala at nakikita rin natin nagbabago ang isip ng ating mga kababayan. In fact, since 2004, lahat ng mga lumalamang sa una ay hindi nanalo. Nagbago ang isip ng mga botante. Lumilipat. Yung mga nasa huli, yun ang sa huling banda napupusuan ng ating mga kababayan. So tama ang survey sa ngayon, pero hindi ibig sabihin na hindi pa magbabago ang isip ng ating mga kababayan. At paano sila magbabago ng isip? Pag nakita nila yung katotohanan o yung impormasyon na kinakailangan nilang malaman para magdesisyon. Mula kay Jasmine Romero, na isang mamamahayag din sa DZMM at ABS-CBN, bakit ikaw ang kailangan ng bayan ngayon bilang vice-presidente? Isa sa pinakamatinding problema na hinaharap ng napakarami nating milyong-milyong mga kababayan ay gutom, pagkain, at paano sila makakapag-aral ng maayos yung ating mga anak kung ginugutom sila? Paano magtatrabaho ang ating mga kababayan pag gutom sila? O paano sila mananatiling malusog kung hindi sapat ang kanilang sustansyang, masustansyang pagkain? So lahat yan, ating isusulong. Tugunan ang gutom, pababang presyo ng pagkain, suportahan ang magsasaka, mangingisda, para maganda ang ani at maganda ang huli at marami ang supply. So ang ibig sabihin, kayo kasi ang eksperto pagdating sa pagkain, produce, food security, agriculture, mahigit 10 taon na. Mm-hmm. At ako mismo nagsasaka, binisita mo kami sa farm noon. Yes, so naranasan ko din. Ang ganda ng farm, ha? Naranasan din ako. Kung binisita mo ako pagkatapos ng bagyo, eh talagang madudurog ang puso mo dahil nilipad yung aking greenhouse, nawasak lahat ng aking tanim. Naubos pati yung aking punla dahil nga direct hit ng Typhoon Glenda. Doon ko naranasan yung hirap na dinadanas ng ating magsasaka na taon-taon. Pero doon din ako napabilib. Dahil matapos ang ganung klaseng kalamidad, babangon sila ulit, magtatanim ulit dahil pinapakain tayong lahat. Kaya talagang dapat natin silang suportahan. Pagdating naman sa mga kalidad, okay, panahon na, time to shine. What qualities do you have that you think only you possess and the others do not? Yung experience sa agriculture, talagang masasabi nating dekada na. Yung ating experience din sa Senado, combination yan, ano? Iilan lang sa amin ang talagang nagkaroon ng executive cabinet secretary position at legislative position. So alam natin yung iba't ibang anggulo ng pamumuno at pamamahala. Pinaka hamon, paano talagang paandarin ng maayos ang gobyerno, paano talaga patakbuhin ng maayos at magkaroon ng magandang mga programang na-implementa ng tama. So yun ang ating isang palagay ko alas. Mula kay Ms. Cheryl Decena na Provincial Tourism Officer sa Negros, population and food security versus environment sustainability, how will you reconcile? Kinakailangan. Hindi natin pwedeng wasakin ang ating environment tapos mayroon pa tayong kakainin. Pag nalason na masyado ang ating lupa, wala na tayong tatamnan. Again, kinakailangan ng tutulungan, kinakailangan mo ng leadership. At palagay ko sa 20 years natin bilang national official, national public official, kahit paano meron tayong experience at meron na rin tayong impluensya na makukumbinsi ang pagtutulungan at pagkakaisa tungo dyan. Mula naman kay Patrick Paez na isang pinuno ng news sa TV5, ang tanong niya ay may kinalaman sa cybercrime law. Pagdating sa mga troll farms, kadalasan daw po lahat ng mga kabataang ito ay binabayaran. Paano natin bibigyan ng ngipin ang kasalukuyang cybercrime law para matigil ang mga trollers? Una, dapat mas malaki ang pananagutan ng mga social media giants. Yung Google, yung Facebook, yung Twitter, yung YouTube. Hindi pa pwedeng hanggang report na lang tapos hindi nila aaksyonan pag may mga reklamo. Dapat merong batas na nagmamandato sa kanila na pag hindi sila kumilos, eh meron silang pananagutan. Yung ating mga mamamayan mismo, kinakailangan maging vigilant. Dahil sino ba gustong maloko? So, are you confident about how the campaign is doing now? Kayo ba ay maganda ba pakiramdam nyo sa nakikita ninyo sa inyong mga taga-suporta? Hindi namin in-expect. Nung kami nag-desisyon, naglabas
lumabas, marami ang nanindigan, tumaya, na-inspire. So kahit saan kami pumunta, ang dami ng suporta. Parang yung laban namin ni VP Leni ay laban na rin nila. Importante ito na ang ating mga kababayan mismo ang naninindigan at tumataya at kumikilos, sila mismo ang gumagasta. Kumbaga sila ang nagiging inspirasyon at sa kanila tayo humuhugot ng lakas. And we hope, i-sustain ito at tuloy-tuloy para may panalo natin sa May. Dahil para sa kanila naman ito. Kung may isang mensaheng napaka-importante sa pagdedesisyon ng mga tao ngayong Mayo, ano itong mensahe na gusto ninyong iwan sa kanila? Yung May 9 elections ay tungkol sa kinabukasan ng ating mga anak. Gagawin natin ang lahat para protektahan sila. Yung pagpili natin, ganun din dapat. Dahil mahal natin sila at hindi tayo papayag na papahamak sila. Yan ang nakataya sa May 2022 election. Thank you very much! Thank you! The pampakit. Itong pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga meron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So ito ang tinatawag nating pampakit.